Pero nagko-comment doon sa aking bill sa kwan. Alam ba ninyo kaya ako ginawa yung bill na yan? Na yung motorcycle bill na dapat lalaki ang plate number. Pwede ba niyo pakita yung plate number sa likod? Ayan, ha? Ayan, ha? Lalaki yan, hindi naman ganun kalaki, no? Exaggeration. Exaggeration, eh. Itong mga guwapo nagpapatak mo na motorcycle, eh ginagatungan, eh. Gago! Tumawag pa sa akin si Senator JVS ito, eh. Gusto nang makapag-usap. Nakausap ko na. Ang hirap makipag-usap kung hindi nagbabasa. Basahin niyo yung batas. At kung sarado na isip. Oo, sarado na isip. Wala akong sinasabi dyan na malaking plaka ilalagay, tatanggal. Yung ilaw, sira ba ulo ko? Ninyo? Tanga! Ako sira ulo. Yung mga naninira dyan, no? Lalagyan ho yan. Pwede, ito ang batas, pwede vinyl, pwede sticker, decal, pwede yan. Hindi naman tatakpan yung harap, eh. Liit-liit ka ng harap, eh. Pinag-usapan na namin yan. Hindi naman hulog tanga si Senator Gordon na gagawa ng bill. Hindi ako yung nagmamotorsiklo rin, ako yung nag-i-scooter, kaya hindi ako magaling mong motorsiklo, mas magaling ako mga bayo. At bawal ang plate number sa kabayo, kaya wala rin. At hindi ko pumapatay ang tao na kakabayo. Ang pumapatay, ang dami-dami, taon-taon, on the average, we have 3 a day na binabaril ng nakamotorsiklo. 3 to 4 killings a day. Hindi lahat ng motorsiklo ay pumapatay. Pero kung kayo mapagkamalan, paano? Kaya nga, maraming mga plate number, nililiitan o tinatanggal ang plate number. Ay sabi pa na isa, sino mapapatay na kung naka-plate number? Marami. Dahil maliitan, subukan nyo. Pag umikot kayo dyan sa mga paligid niyo, ako tinitignan ko yun kung tama yung ginagawa ko. Alam, pagkagabi, hindi nyo na makikita yung plate number. Ha? At pagka, yan, malaki, may color code. Ginawa ko huwag sa Olongga po yan. O, yan, di ba yung color code natin? May color code pag dilaw, alam mo, sa main road. Dito sa motorsiklo, alam mo kung anong kulay, malalaman mo kung saan lugar yan, kung anong region, o anong syudad sa Maynila. At ang sinasabi po niyan, ay, yung mga walang plaka, yun ang mapipenalize. At kung hindi ka nagplaka, di ba makakabuti sa inyo yan? Ang dami-daming ninanakaw na motorcycle. At kung ninanakaw yan, tinatagal ang plaka para hindi mahuli. Ngayon, ang kung dyan, pag nawala yung plaka nyo, tungkulin nyo, pag ninakaw, i-report kagad within 24 hours. Sa operation center, magkakaroon ng operation center, ang PNP at saka LTO, para sa ganon, masasabi, nawawala itong motorsiklong ito. O pag nakabaril yan, itong plate number na ganito. Huwag kayong mag-alala doon sa harap. Anak lang, baka naman, o. Oh. Hindi totoo na malaking plate number. Ang plate number, decal sa harap, o pwedeng vinyl o sa tapalodo. Pero hindi natin gagawin traffic hazard yan. Excuse me, mga kaibigan ko, ang dami-dami mga motorcycle, lalo na yung mga big bikes na tatakot. E tingin sa buong mundo, may mga, sa Indonesia talagang pangit. Ang laki-laki ng kanang, parang paliktik ng aeroplano yung nasa harap ng manibela. Pero dito, hindi ho, may decal. Huwag kayong magtatampo kagad, kayo naman napakatampolero nyo. Ay, pagandahan na lang ng lalaki, palay ko, talo ko kayo. At sabi ko sa inyo, pag wala kayong plaka, ipapa-flag down kayo talaga. We are a government of laws. Hindi pa din yung gusto nyo masusunod. Ano ba masama? Tanungin nyo lahat ng tao. Ngayon nagawa ka ng wallet, nagawa ka ng cellphone, wala kang magawa. Ang hirap pa nga tumawag ng pulis, di ba? Ngayon, pag tumawag ka, may cellphone ka, ninakaw ka, nakawang ka, nakita mo yung plate number, mali-report mo kagad sa LTO. May karapatan ngayon ang tao dyan. At saka sa PNP. At saka ngayon, may labang ka. Pag may babaril sa'yo, makikita mo na yung plate number. Abay, gusto nyo, pakita ko pa yung binabaril doon sa Isabela, araw na araw. Kasama pa yung mag-asawa. At saka anak, binagbabaril sila. O, pinagamot ko pa yung tao. Alam nyo, maraming ganyan, mga kasama. Sinasabi nila, before December 31, 2019, ang public hearing ng LTO, magagawa yan.
I hope this clarifies it. I'm not trying to be better than you. Ang sinasabi ko lang sa inyo, huwag naman yung, huwag kayong makikinig dun sa mga naninira. Basahin nyo yung batas. Nag-agree na kami ni Senator JV. Mabuti, JV, sinabi mo yan. Because talaga, sasabihin ko yan. Dahil ang daming naninira eh. Na yung mga ayaw magkaroon ng malaking plaka sa likod at ayaw nila magkaroon ng makikitang plaka, baka may kapilyuhan kayong gagawin talaga. Yung ayaw niyan, yung di gagawa ng mabuti. Yun ang mga gawa. Saka yung pag nanakaw nga yung plate nyo, malalaman. May tungkulin tayo pagka tayo may-ari ng plaka ng motorsiklo. Okay? So, ang sinasabi ko lang ho namin, wala ho tayo sinasabi kriminal lahat ng mga rider. Ilang mga rider lang ang gumagawa ng krimen. Huwag niyo sabihin yan. Unless gusto niyo talaga umamin kayong kriminal. Hindi kayo kriminal. Hindi kayo kriminal. Ang kriminal yung bumabaril, nagnanakaw, at hindi na kaya nilang magnakaw sapagkat pag umalis sila, may plate number na malaki, makikita pati sa CCTV. Ngayon, CCTV, hindi makita eh. Katulad dito, kay Dominic, yung binaro dito. Hmm. Sa loob ng Subic mismo. Kay Saitin. At tagal-tagal, hindi makita. Ang hirap-hirap hanapin, di ba? Siya na uli, sa fingerprint. Yung bumaril, dun sa motorsiklo na bawi. Pero wala plate number. Oh, sige. Eh kung kayo mabaril, kung anak nyo mabaril, pamilya nyo mabaril, ano na sabihin nyo? Kaya, kayo mag-alala ho dyan, mga riders, kaibigan nyo ako, kayo magtampo sa akin, basahin nyo yung batas, at maliliwanagan nyo, yung kinakatakot nyo na malaking plate number, hindi ho gagawin yan.